Yo, what's up Wanderers? Isang DIY video na naman po tayo ngayon. For today, ituturo ko sa inyo kung paano i-re-repair yung power window motor ng Mazda 3. Applicable po ito sa mga year model na 2004 hanggang 2009. So, paano nyo nga ba masasabi na yung power window nyo ay sira? So, panoorin nyo to. If ganyan na yung ingay na nanggagaling sa power window nyo, ang ibig sabihin niyan, sira na yung gear na nag-aangat or nagbababa ng pinakasalamin ng bintana. Kapag dinala nyo yan sa repair shop, normally, ang sasabihin nila, papalitan yung pinakamotor. Mali po yun. Hindi nyo po kailangang palitan yung buong motor. Ang papalitan lang natin is yung gear na nabubungi. Ito po yung gear na sinasabi ko. Ito po yung nabubungi sa loob ng power window motor. Mabibili nyo po ito online sa Lazada or sa Shopee worth 200-300 pesos lang. Tapos kapag nagpalit kayo, basic lang yung tools. Ang kailangan nyo lang ay Phillips screwdriver, flat screwdriver at saka martilyo. So yung martilyo, i-demo ko mamaya kung para saan yun. So wag na nating patagalin guys, ituturo ko na sa inyo kung gaano kadali magpalit ng power window gear para sa Mazda 3. So kung mapapansin nyo, walang kahit anong screw or lock na nag-hold dito sa dalawang part ng power window. Para buksan itong power window, gagamit tayo ng flat screwdriver para biyakin natin dito sa gilid yung power window. Isang tip sa pag-crack open itong side, light lang dapat yung pag-tap nyo gamit yung martilyo. Kapag nagkaroon na sila ng clearance, pwede nyo nang buksan gamit yung flat screwdriver. So, ito na yung internal components ng power window motor. Kung makikita nyo, bungi na nga talaga yung gear dito sa loob. Ito yung portion ng gear na hindi na kumakagat dun sa ibang component at papalitan natin ng bago nating gear. Ang gagawin lang natin is ililipat natin yung ibang parts dito sa bagong gear tapos ilulubricate natin and then pwede na nating i-reassemble ulit. Make sure na lahat malinis at walang maiiwang debris sa loob. So ito na yung mga ngipin na naputol dun sa lumang gear. Kailangan nating linisin lahat kasi kung mag-iiwan tayo, sila yung magkukos ng failure dun sa bagong gear na ipapalit natin. Ngayon, i-re-reassemble na natin. Ibabalik lang natin kung paano natin tinanggal yung mga parts, tapos lalagyan natin ng grasa para smooth yung operation ng motor. Ngayon, nalagyan na natin ng grasa lahat ng gear sa loob. Iko-close lang natin siya. Hindi natin kailangang lagyan ng any adhesive yung gilid ng motor kasi yung tatlong screw na tinanggal natin ng nauna, sila na yung mag-hold dun sa pinaka-cover.
Bago nyo itulak yung panel pabalik, make sure na yung mga retainer clips sa likod pantay dun sa butas kung saan sila papasok. Kapag okay na lahat, pwede na nating itulak pabalik yung panel, tapos ibabalik na natin lahat ng ibang tinanggal natin ng umpisa. Okay, final testing. Okay, smooth operation ulit. So that's it, Wonders. Ganun lang kadali mag-repair ng power window ng Mazda 3. So kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, share, tsaka subscribe. Thanks!